4 native pigs. 1, 2, 3. At 16 na free range chicken roosters. Sila ang project natin ngayong umaga sa farm. Tara. Maaga pa lang, nasa farm na ako. Kailangan ko kasing ayusin ang fencing ng ating 4 na native pigs. Mula nung naging pasaway kasi sila, natuluyan ang battery ng energizer natin. Hindi na gumagana. Kaya, bumili tayo ngayon ng bagong battery. Yan. Sana magtagal naman siya ngayon. In-unbox ko ang battery. Okay, so ito yung battery na nabili natin. Dala ko rin ang light tester ko ng battery. Yes, gumagana naman siya. Okay, ikabit naman natin ang battery. Kaso, yan. Oh my God! Ayun, tanggal pala ang pangsuklot sa battery. E di binilatan ko na lang at dinirekta ko na lang i-connect. Ayun, good thing nabuhay kagad siya. Ibig sabihin, okay naman yung battery natin. Okay pa rin yung energizer. At sinabit ulit ito. So sa mga nagtataka kung bakit may flagpole dito, inilayo kasi namin ng konti ang energizer kasi walang init masyado sa paddock ng baboy. Okay, isi-set up naman natin ulit doon sa baboy kasi tinanggal namin yun kasi nabuhol-buhol lang sa kanila. Busy na busy ang ating mga native pigs kasi pinakain na sila at pinainom. Tahimik din at hindi makulit. Ayusin naman ang mismong electric fence. Pinatag muna namin ang gilid at talagang nahukay na nila at nilagay ang rope. Kinonect sa ating energizer na nasa flagpole. Boom! Okay, all set na dito. Pagkabuhay. 1, 2, 3. Ayun, nasampulan kagad ang ating baboy. Dahil matalino ang mga baboy, dati naman alam nila na may kuryente ito. Madali din nilang maalala na dapat hindi sila lumapat dyan. So, nakaisa lang sila. Ayaw na oh. Ititrain lang natin sila pa dyan ng ilang araw o linggo bago ulit sila mapunta sa kabuuan ng ating paddock. Inabangan namin na lumapat ulit sila, kaso ayaw na talaga, matatalino ha. O diba, ayaw na agad nila maglalapat. So, dun tayo sa ating next agenda. Kailangan nating ilabas ang mga manok natin na tandang sa batch 21 natin kasi nai-stress na nila yung ating mga inahin. Yan. Okay, bago tayo tumuloy doon sa ating mga manok sa ating batch 21, gusto ko lang shout out yung isang bumili at nag-iwan ng review sa isang online platform natin, si Paul Trade. Sabi niya, solid dito, napakasarap, hindi ka magsisisi sa lasa, sira ang diet. Thank you. Sa quality, pinakamasarap na pastil na natikman ko, 10 out of 10. So thank you Paul Trade sa pag-iwan ng review. So sa mga hindi pa nakakatikim ng ating spicy chicken pastil by Garaponica of Judy, check out na. I-prepare muna natin ang ating chicken tractor. Tignan nyo naman, nagkaroon na ng purpugon. Siyempre ang gulong. Pinwesto ito sa pinag-alisan ng baka. So, ito susunod kay John B. Paglipat ni John B, kung saan siya umalis, doon ito malamamalagi. So, kunin natin yung ating mga manok. Andito tayo sa ating batch 21. Ang lalaki na nila, kaya ang kukulit na rin ng mga tandang. Yan ang report sa akin. Daladala natin ang mahiwagang planggana. Tinaboy namin sa sulok ang lahat ng manok at mamunumunuhin natin hulihin ang mga tandang. Nakawalo tayo sa unang wave. Second wave. Okay, mga pinoproteksyonan nyo, ibigay nyo na. Papaligiran na namin kayo. May third wave pa. Para sa last one natin. Puno yung planggana. Binuhat namin. May kabigat din. Baka na sa 25 kilogram.
Baon naman sa kamay yan, planggana. Isa-isa naming inilagay sa traktor. Sa mga nagtataka kung bakit chicken traktor ang tawag dito, gamit ito ng mga nagba-backyard farming. Using this, maki-clear ang isang maliit na area at ma-fertilize at the same time. Para pagkatapos sa area na yon, ready na ang area na to for planting. Binigyan lang namin sila ng tubig at ng feeds. Yun lang, peace.